Lupang Hilunggo. Please subscribe and like and share. Mayroon pag plastic. Ayan o. Ano yan? Pag makatotoo. Ito o. Ayan, shoutout sa lahat. Ang bait talaga ng RAL TV. Subscribe nyo si... Oo. Oo. Ito pala ng... Ang bait talaga yan. Ayan o. Ngayon, no? Umulong na yung mga kasama namin vlogger. Ayan, after natin video, tulong na rin tayo. Ayan, ganyan ka, ano dito guys. Sa Manila Bay, talagang nagkakaisa ang ating mga kababayan. Lagi na naman, ano ba yan? Ngayon, no? Ito, banyera na oh. Isang banyera na. Galing mo idol ah. Galing mo. Oh. 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 Nahuli ka ng isda niyan. Oh, grabe, kinamay na talaga oh. Kinabal na, kinamay na ni Idol Fans. So, ayan, dito naman po sa area na ito guys, kung makikita nyo, talagang mabilis ang gawa ng ating mga DNR oh. Tingnan nyo naman guys, malinis na kaagad dito sa area na to. Kasi nga, ang ano nila, marami kasi sila. And then may taga tipon, may taga kuha. Ayan, yan ang teamwork ng ating DNR dito guys. Ayan, kung naririnig yung kumukulog, may ulan kasi. Ayan, oh, linis dito. Ang bilis lang ah. Mabilis lang oh. Ganda kasi may ano, may ray. Meron silang gamit na ganyan oh. Mabilis lang. Ayan oh. Ayan, malakas pa yung alon guys. So ayan, medyo malakas pa nga ang alon dito. Kung naririnig nyo sa ating video, maampas yung alon dito sa ating dalampasigan. So ganito guys, ang ano dito ngayon, kung makikita natin yung dumampad dito sa atin. Ayan, kung makikita nyo, ayan po yung mga basura. Pero kung makikita nyo dun guys, yung ating mga estero ay talagang mabilis ang kanilang paglinis dito sa ating Manila Bay. Kasama po ang ating MMDA, kaya mamaya-maya siguro mga 2 oras, malinis na po ito ulit. At ito pa guys, oh. Ito. Oh.
Oh, ayan. Alabasa. Ayan, no. Grabe, guys. At iba naman, ayan, no. Tinapon, sayang. Hindi na lang inubos gulay, tinapon pa sa dagat. Grabe. Ayan, no, mga ano ng niyog. Ayan, no. Ganito yung sitwasyon dito ngayon sa ating Manila Bay. Meron na naman dumagsak na mga basura dito. So ang hindi natin alam ito kung saan ito nanggagaling. Dahil kung makikita dito, guys, ang iba bago pero yung iba lumang-luma na. So yung ano natin dito, no, ang ano ko sana kung ano, kung saan ba ito ba ay may malapit sa dagat na basurahan. Bakit sa araw-araw na paglilinis, araw-araw na may napupunta na basura dito, halos araw-araw na lang po may basurang nakukuha sa ating Manila Bay. So ito medyo hindi na ho ito normal, you know? Hindi katulad dati mga ano natin, mga past video natin, mayroon man mga basura pero normal lang kasi siyempre makikita natin doon mga seawells, mayroon man mga plastic pero konti-konti lang. Katulad ngayon, lumakas lang yung hangin, may lumakas yung alon, ito may mga basura na kagad na dinala dito sa ating Manila Bay. So makikita nyo nga, guys, ito, tingnan nyo to. Oh, ito, oh, mga sako ng ano, lagay ng pagkain ng pusa. Oh, ayan, tinapon sa ating ano. So saan kaya ito, no, ang ano sa ating dahan, sana ng ating mga DNR malaman kung saan po ba nanggagaling yung mga ganitong mga basura, no, para masolusyonan. Mayroon bang tambakan ng basura na mas malapit sa dagat? Oh, so yun dapat, mga kaibigan, ang maunang malinis para wala na ho ritong mapadpad pa na basura dito sa ating Manila Bay. Grabe, oh. So nakabalik ko dito mga 7. Oh, 7. So ngayon lang ako nakaranas na naman ng ganito karaming basura dito sa ating Manila Bay, guys. So ayan, so sana may nabigay akong update ngayong araw na ito. At syempre, payo ko lang sa lahat natin mga kababayan na malapit sa dagat. Huwag ho tayo tahapon ng tapon ng basura dahil hindi ho kayo ang napiperwesyo, kundi ang ating mga kababayan dito sa ating Dolomite. Okay, maraming salamat at magandang araw po.